Maligayang pagdating sa probinsya ng Sulu. Pero teka, safe ba sa Sulu? Papatunayan ko sa inyo na ligtas at deserve ng Sulu na kaya nitong makipagsabayan bilang isa sa pinakamagandang probinsya na meron ng Pilipinas. Tara, samahan nyo kami na tuklasin ng malaparaisong ganda ng Sulu. Ang probinsya ng Sulu ay matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, isa sa pinakamalayong probinsya. Zamboanga City ang magiging main entry point kung nais nyo magpunta dito at Roro lamang sa ngayon ang transportasyon papunta dito. Masakay tayo ng umar ko. 3 Dito pala yung sakayan papunta ng Olo, yung Princess Glory. So, 4 bed. 8 hours of biyahe dito. Gabi-gabi ang alis ng Roro sa Zamboanga City at 7 PM at 9 PM ang alis nito. Pagising ko ay tumambat na sa akin ang isla ng Sulu na badya na nalalapit na kami. Excited na ako dito dahil first time ko mararating ay isa sa pinakamalayong probinsya ng Pilipinas. Tayo sa Sulu. Sulu. Dito tayo nag-almusal sa Sharas Cafe. Dito din ipapatikim sa atin ni Sir Najib ang Bangbang Su, isang traditional breakfast ng mga taga Sulu. Iba't ibang klase ng tinapay tapos sabayan mo pa ng mainit na kape. Ito tabid-tabid plus puti mandi para maruya at juwala ng tawag namin. Diba? Ito pitis, may ano siya, may coconut siya sa loob na parang bukayo, may coconut candy. Ito dorol, gawa sa rice flour. Ito libo sao saging na creamy po na may asukal. May bana, may saging din sa loob. Turmeric rice na may burnt coconut. Susunod ay tumungo naman tayo papunta sa bayan ng Parang Sulu kung saan dito matatagpuan ang Mang Sally Beach. Nasa 50 minutes din daw ang travel time papunta dito. Sa ating second spot, ang Mang Sally. Kung ano pa lang, oh, yung sand pa lang, pulburon. Yung sand, oh, pinong-pino, napaka-pulburon. Tabangha talaga ako sa dagat dito. Pino ang buhangin tapos napakalinaw ng tubig. 10 pesos lang ang entrance fee dito at may enjoy mo na buong araw ang beach na ito. Mang Sally Beach! Welcome to Sulu! Tayo sa Tandu Beach. Ito yung tabi lang ng Mang Sally Beach. Yung Mang Sally yun. Ayan. Tapos natin magtampisaw ay bumisita naman tayo sa traditional weaving center dito sa Sulu. Stop natin dito sa may weaving center dito sa may Parang Sulu. Weaving center to ng mga Tausug. So yung parang identity nila or kanilang design as a Tausug is dito ginagawa. So tara, tingnan natin.
Mga Tausug at Badyo ang pangunahing naninirahan sa Sulu at Karatig probinsya ng Tawi-Tawi. Kaya ang mga disenyo ng mga gumagawa sa Hablon Center na ito ay isang simbolo ng kanilang kultura. Mabusising hinahabi ang mga ito at gawa sa kamay ng may mga makukulay na sinulid. Tatagal daw ng isang buwan o higit pa bago matapos ang tela na ito na may magandang disenyo. Mukha na ako talagang Arabo. Tawag dito ay Bisyamit. Parang traditional Tausug na isa yan sa mga identity ng Tausug. Isa sa mga identity to ng Tausug. Pwede kayong magpagawa dito. Yung design niya, sabihin nyo lang kung anong design. Alam na nila kung paano. So, pwede to sa ulo. Yan, pwede ganyan. Tapos, pwede lang ganito. Gusto ko yung ganito eh. Nabarong ka. Tapos, may suit kang ganito. Identity. O, ganito. Kung sa Ifugao, yung bahag, parang dito naman ito yung kanilang identity. Tayo naman ay bumisita sa Ipil Mangrove Park na matatagpuan sa bayan ng Maimbong, Sulu. Dito ay makikita natin ang mga uri ng mangroves na itinayo hanggang sa dulo. Meron siyang trail path papunta dun sa mga view deck. Tapos, yung paligid niya is more on, syempre, mangrove. Tingnan nyo naman, diba? Mangrove yan. Tapos, fresh water. So, pwede kayong mag-relax. Pwede nyo isama to kung pupunta kayo dito sa... Pag narating ninyo ang dulo ay bubungad sa inyo mas madami pang taniman ng mangroves at ang dalampasigan. Tungo tayo sa kanilang masjid o mosque kung tawagin. Islam ang pangunahing religion dito sa Sulu at ito ang lugar ng pananampalataya ng ating mga kapatid na Muslim. Kung gusto nyo namang magbabad sa malamig at refreshing na tubig ay sakto sa inyo ang Mambuang Falls. Ito ang isa sa mga dinadayo ng mga lokal at turista para makapag-relax at maligo lalo na kung tag-init. Nag-sightseeing at nag-picture taking na lang kami dito dahil may mga iba pa tayong pupuntahan. Next naman dito ay ang Buddhato kung saan makikita mo dito ang view ng Holo, Sulu. Ito ay isa ding kampo ng mga sundalo at nataon na may programa silang gagawin nung tayo ay bumisita. Alam ko na madami sa inyo na puro negatibo na lang ang nalalaman ninyo sa probinsya ng Sulu. Pero makalipas ang ilang taon ay ito ay unti-unti nang nagbago at ngayon ay papunta na sa isang progresibong probinsya. Kamakailan lang ay dineclare na ng gobyerno na isa ng ASG free ang Sulu. Hindi yan may sasakutuparan sa tulong ng mamayanan ng Sulu, local government at ang ating mga kasundaluhan. So talagang zero na talaga sir ngayon. Wala nating na-declare na ASG free na tayo. Sa amin ngayon, maisustain namin yung fees. Okay naman, maganda naman yung relasyon namin sa civilian, sa sundalo, sa stakeholders, maganda naman yung relasyon. Tuloy-tuloy na lang, sir. Pagkabalik natin sa Hulo Town proper ay dumaan tayo sa Grand Mosque na pinakamalaking mosque dito sa Sulu. Hindi nga lang tayo pwedeng pumasok. Dito lang natin makikita. Pero ang ganda niya, lalong-lalo na kapag nasa malayo ka doon sa Bay Building na pinuntahan kanina. Ayan, ang ganda niya. Ito na tayo sa final destination ng ating day 1 dito sa Sulu. At dito po yung isa sa mga sikat na attraction dito, ang provincial government ng Sulu. Hindi ka raw nakapunta ng Sulu kung wala kang picture dito at hindi ka nakapunta. Let's go! Ganda nung ano. Let's go. Punta tayo sa loob ng capital ng Sulu. Inspired sa Islam ang kanilang provincial capital na kulay gold ang dome kung saan mas lalo itong tumitingkad kapag natatamaan ng sinag ng araw. Masasabi ko na isa ito sa pinakamagandang capital na nakita ko dito sa Pilipinas. So, nandito na tayo sa may Holo, Sulu yung dinner natin dahil dapat doon tayo sa kabila kaso puno na doon. Kaya dito tayo sa Daddy's. Dito sa Daddy's Restaurant ay matitikman ninyo mga fresh seafoods at masasarap na delicacies na meron ng Sulu. Chicken, sambal, tapos platter. Ito, first time ko ulit makakain nito for how many years. Kuratsa, masarap yan. May calamares, may fish. Ulit na naman ang isang araw ng adventure at pagkain.
Ito ang kagandahan sa Sulu. Kung dati ay walang mga tao sa gabi, ngayon ay buhay na buhay ang kanilang nightlife. Lalo na't madami ng mga kainan na pwede nyong mapuntahan at makainan. Sa ngayon, limited pa lang ang matutuluyan sa Sulu. Pero isa na din ay marerecommend ko ang Sulu Peacekeepers. May maayos na CR at higaan na ito at air conditioned pa para sa komportabling pahinga at tulog na pasok sa inyong budget. Para sa iba pang detalya, nilagay ko ang kanilang contact number sa description box. Sa ating day 2 naman, tayo pupunta sa Capual Island na nasa 2 oras din ng layo mula sa Hulu. At dito ay may mga makakasama tayong ibang travelers na mula pa sa Davao Region. Sa Capual Island ay pupuntahan natin ang 2 sikat na attractions dito na Sunny Sunny Beach at Tandang Mayran Rock Formations. Pero along the way, kami ay huminto sa bayan ng Talipao upang magpa-picture sa mosque at ang kanilang municipal hall na inspired Islam din ang architecture. Dahil 90% ng mga taga-Sulu ay Islam ang pananampalataya. Talipao, ito yung isa sa mga mosque nila. Ang ganda. Tapos parang fully renovated yata siya ng kanilang NGO. Wala na masabi. Ganda lang. Talipao Municipal Hall. Dinanan lang natin ito after dun sa mosque. Then after dito picture lang, then sibat na ulit. Bukod sa mga gandang beach at island dito, alam nyo ba na ang Sulu ay sagana din sa mga prutas? Siyempo kasi na fruit season dito at napakamura ng kanilang mga benta. Sulit talaga ang budget mo. Ang mura, 40 pesos. Sa Maynila, 120 yung ilan lang. Pesos. Guys, yung lansones nila, 100 pesos lang. Yung mangustin naman, isang taling ganito, 40 pesos lang. Pero isang daan niya, no, ang dami. Ito 40. Ang Capual Island ay nasasakupan ng bayan ng Omar Sulu at ito ay matatagpuan sa northern part ng probinsya. Nandito na tayo sa may port papunta dun sa Sunny Sunny Beach. Dito sasakay tayo ng bangka papunta dun sa mismong beach. Ayan. Ayan yung mga bangka. Aabutin ng 45 minutes to 1 hour boat ride papunta sa Sunny Sunny Beach. Makulimlim din at malakas ang hangin nung kami ay papunta. Pero good thing naman ay hindi maalon ang dagat. Pagdating namin ay talaga namang nagandahan ako. Hindi na nga ako masyadong nakapag-video gawa lang sa ganda ng lugar. Kung may sound check, may sand check naman tayo. Tapos ang kagandahan dito sa sand niya, dito sa tubig, ano? Wala siyang mga bato-bato. Pure sand siya na pwede mong apakan. Hindi masasaktan yung paa mo kasi powdery yung ilalim niya. Sa next rock formation dito sa Sulu. Bye-bye, Sunny Sunny Beach. It's been a pleasure and it's been a nice to meet you. And napakaganda mo. Next naman nating pinuntahan ang kabilang parte ng isla kung saan matatagpuan ng Tandang Mayran Rock Formation. Tayo sa Tandang Mayran dito sa may Omar Sulu pa din. Dito naman ang showcase naman nila dito, yung rock formation. May mga unggoy din pala na tumatambay dito at lalo silang lumalabas kapag may mga dumarating na turista. Right?
Magagandang landscapes ng rock formation ang inyong makikita na ilang daang taon na ito nakaukit at nagkaroon siya ng magandang disenyo na gawa ng kalikasan. Dito pwede kayo mag-picture, pwede kayo mag-video. Ayan, ang ganda ng background pang profile pic or kung gusto nyo may IG kayo. Ayan, dito napakaganda ng parang abstract. Or parang na-imagine ko yung parang guhit-guhit sa planet Jupiter. Parang ganun yung mga itsura ng rock formation. After ng ilang picture taking at exploration, bumalik na din kami sa port dahil hapon na at kailangan makabalik sa Jolo dahil may nahabol pa kaming roro pabalik ng Zamboanga. Along the way ay nag-quick picture muna kami sa Seit Lake na malahard shape ang design. Napakaganda ng aerial shots dito pero hindi na rin kami nagtagal dahil mayroon ngang hinahabol. Ginabi na kami ng dating sa Jolo at kami sumakay na din ng Roro pabalik ng Zamboanga. Sa dalawang araw na aking paglilibot dito sa Sulu, masasabi ko na tunay na nga na napakaganda ng probinsya ng Sulu. Hindi rin ako nakaramdam ng takot at pangamba na taliwas sa mga sinasabi ng mainstream media at mga ibang tao na hindi naman talaga alam ang tunay na nangyayari. Malayo na ang narating ng Sulu at sana mabago at alisin na ang mga estereotipo tungkol sa Sulu. Napakalaki ng potensyal sa turismo ng probinsya ng Sulu at sana ito ay mapangalagaan ng lokal at ng mga bibisita upang ito ay makita at mapakinabangan din ng mga susunod na henerasyong Pilipino. May tuturing isa itong kayamanan sa ating bansang Pilipinas. Pagkarating ko ng Zamboanga at Maynila, daladala ko ang isang experience at alaala na aking dadalhin hanggang sa pagtanda ko. At ako ay umaasa na makakabalik muli sa malaparaisong probinsya ng Sulu.